hindi po tanga si Marculeta, matalino po yan. Eh, kung bobo yan, eh, di parin nagpatumba ABS-CBN, lakas-lakas nun. Diba? But anyhow, yung kay Marculeta, ang tanong, bakit siya nag-withdraw? Eh, po pwede namang magpatalo na lang. Ang BBM Sara Unitin ay isang kilusan na naglalayong tayong lahat po ay magkaroon. But anyhow, yung kay Marculeta, ang tanong, bakit siya nag-withdraw? Eh po pwede namang magpatalo na lang. Diba ganun yung... Diba ganun yung eksena ni Marculeta? Bakit siya magwi-withdraw? Eh po pwede pa namang ilaban niya. Ang ganap na pagkakaisa. Napakahirap po kasi ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Halos gumapang ang ating bansa. Hindi pa tayo ganap nakababangon sa pinsala na dulot ng COVID-19. Kaya, ang alam ko po, ay kinakailangan makapagtalaga tayo ng mga leader sapagkat napakahirap po at napakasela ng tungkuling babalikatin nila upang mapaglingkuran kayo ng buong katapatan. Ito lamang po ang kilusan na hindi nagdadala ng puot. Hindi nagdadala ng galit. Walang paninira. Walang panlilin lang. Walang pagkakampi-kampi. Bakit po? Talagang kailangan natin ang magkaisa. Walang puwang dito ang pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi. Mabigat po ang dadaanan ng ating bansa. Hindi po kagaya ng nung isang araw sa tapos makasakali, makalusot sa balota, sa Senado, ayun po yung sa kadahilan na, na first, malayo po talaga yung ranking ni Marculeta. And secondly, pag natalo siya, which is more likely na matalo siya kesa manalo siya, eh magkakaroon po siya ng one-year appointment ban. Proclamation rally sa Philippine Arena. Ako po ay ipinakilala ni Tony Gonzaga bilang kasama ng Unity. Bakit naman po kinakailangan aglahin ni Tony Gonzaga? Dahil ako ipinakilala lamang. Kasama naman po ako talaga ng Unity. Ito po yung sinasabi namin. Napakababaw naman po na panggalingan ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ba ako'y ipinakilala ni Tony Gonzaga na dating naglingkod sa ABS-CBN? Ganun na po ba yun? Yun po ba ang kailangan natin? Hindi po. Kailangan natin ang pag-uunawaan, ang pagmamalasakit sa bawat isa. Ito lamang po ang paraan para maibangon natin ang ating bansa. Isinara ko po ba ang ABS-CBN? Hindi po. Ang dami po nilang pagkakasala. Ang kanilang prangkisa ay free to air. Ano bang ibig sabihin nun? Ang palabas sa kanilang mga programa ay libreng mapanonood ng ating mga kababayan. Walang black boxes na babayaran. Ito po yung hindi nila ginalang. Natanggal daw po yung libo-libong mga empleyado. Paano naman po yung milyon-milyong Pilipino na pinagbayad nila ng black box? Mali po yun. Iti paglalaban natin yun. Ang prangkisa po nila ay one channel. Ano po ang ginawa ng ABS-CBN? 11 channel po ang ginamit nila. Nawala daw po ng trabaho yung kanilang mga kawani. Tama po yun. Kami rin po ay nalulungkot. Walang iniwan po sa isang chofer na nagpilit na mamasada
Mali pala yung linya ng kanyang prangkisa, sinita siya ng pulis, naabala yung mga pasero. Sino po bang may kasalanan? Sino po ang dapat sisihin? Yung pulis o yung chopper? Kami po yung sumita kasi po kailangan dahil may pagkakamali. Meron naman pong ibang grupo. Ayaw po makipag-debate ni BBM. Ayaw po niyang pumunta sa mga interview. Ano po sabi nila? Ay, si ganito. Pero yung tagapagsalita, eh, puro kayo unity. Bakit po? Minamaliit po ba ang pagkakaisa ng isang bansa? Dito po nagmumula ang pag-uunawaan. Dito po magmumula ang pagdadamayan. Bakit mamaliitin ang pagkakaisa ng isang bansa? Ang bansang Singapore, napakaliit po. Kasing laki lang ng Metro Manila. Ngunit dahil sa kanilang pagkakaisa, nasaan sila ngayon? Sila ang pinaka-developed na bansa dito sa Asia. Kahit ganun lang sila kaliit. Nagahamon pa sila ng debate. Akala mo naman. Kung sakali na, actually alam ko na mangyayari to eh. Pero sabi ko, hindi ako yung nag-break. Inintay ko na lang na gawin niya. Kasi it's not my story to tell. Pero alam ko na agilid nga talaga si Marcoleta. Ngayon, ang eksena po dito guys, yung si Marcoleta, kung matalo, 1 year siya na hindi pwedeng i-appoint. So as far as I know, kung matalo siya halimbawa sa May 9th, eh May 10, 2023 pa siya, or May 9, mga ganun, 1 year later pa siya, po pwedeng ma-appoint sa gabinete. So 1 year. One year siya nakatenga. Eh, alam naman si Marcoleta, hindi naman yan spring chicken. So maganda, sabi ko sa sarili ko lang, actually wise move yun para, eh kasi halos certain na naman nanalo si Bongbong. Ang taas-taas na po ng voter preference ni Bongbong. Milya-milya yung layo sa iba. Tapos, eksena, kakako, eh kung ganun lang din, eh di pumusta na siya sa mananalo si Bongbong, tapos pwede siya humingi ng posisyon sa gabinete. Hindi po tanga si Marcoleta, matalino po yan. Eh kung bobo yan, eh di paano yan nagpatumba ABS-CBN, lakas-lakas nun. Diba? Kung ang gagaling nila sa debate, Chairman, akala mo naman kung dahil lang ipanalo lahat ang mga usapin sa bansang ito. Ang dami po natin dapat gawin. Ano po ang sinasabi ng batas? Ang kuryente po ay dapat nating ibigay sa ating mga kababayan sa abot kayang halaga. Sino po ba makapagsasabi sa inyo na ang kuryente ay abot kaya natin? Taas po ang kamay. Kailangan po natin ibaba sapagkat ito ang layunin ng batas. Bakit po sumadsad ang ating public education? Merong kababayan, pati po yung mga self-learning modules, hindi po ginawa ng Department of Education. Ang mga teachers po ang pinaggawa nila ng modules. Bumili ng modules, bumili ng computers at lahat, hindi na ibigay sa mga estudyante natin. Ito po ay recorded ng Commission on Audit. Napakalawak po ng ating taniman ng pagkain ng Pilipino. Hanggang ngayon, mahirap po ang mga magsasaka. Bakit po? Eh, hindi naman po nagagamit yung National Food Authority. Dapat ito po ang bumibili ng palay. Sapagkat dito lamang makalalaban, magiging competitive ang ating magsasaka. Ang bumibili po mga traders, kawawa po ang magsasaka. Walang subsidy. Hindi po natutupad yung sinasabi ng mga batas na kailangan subsidize sa mga farmers natin para maging competitive sila. Napakalawak po ng ating karagatan. Milyong hektarya ng karagatan ng Pilipinas. Hindi naman po tayo Bhutan, hindi tayo Tibet, hindi tayo Nepal, hindi tayo Afghanistan na landlocked. Hindi po. Tayo po ay napaliligiran ng karagatan. Bakit tayo mag-iimporto ng isda?
Ito po ay insulto sa katililuhan ng ating mga kababayan. Hindi po pwede. Halos marami pong mga 20 o higit pa na bagyo ang dumadagsa sa ating dalampasigan. Palaging ganun, kailangan natin mapatatag ang estruktura ng ating mga komunidad katulad po ng bansang Cuba. Alam po ba niyo ang bansang Cuba kasing laki lamang ng Pilipinas? Ngunit dahil sa kanilang paghahanda, kahit anong bagyo, hindi lang bagyo ang dumaraan sa kanila. Ang tawag pa nga po ay hurricane. Walang namamatay na isang mamamayan nila kahit anong bagyo o hurricane ang dumating sa kanila. Bakit po? Sapagat napaghandaan nila ang mga unos ng buhay na dumadarating sa kanila. Noong Marcos o pangalawang Pangulo Sara Duterte at ang mga kasama niyang senador na ngayon ay nandito, kailangan po tumulong din kayo. Paano niyo kami tutulungan? Pakikiusap po kami. Ang bawat isa sa amin nandito ngayon ng mga senador, kilala naman po ninyo silang lahat. Itawid po ninyo kami sa Senado. Kaming lahat ay magtutulong-tulong para sa inyo. Parang layunin ng pagkakaisa ay ating magawa. Ang number ko po sa balota, mga kababayan, ay 43. Mahal ko po kayong lahat. Ang pangalan ko po ay Rodante Marcoleta. Hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Maraming salamat.